magsitayo na po ang lahat. Panginoon, ay darating ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami numalapit, umaawit ng masaya, papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpanalin, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Ambrosio, obispo at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y di rin giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na ang inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang tanging kaakabay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulam para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyo, mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng muog. Magliliwanag ang
buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw ng talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon, o kaybuti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Iyong mga pusong wasak ay kaya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya na titiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, iyong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Iyong pagpapakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit iyong magpahambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon, amukong Haring naguutos ngayon, kaligtas sa iyong ihaton. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo ng malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang may mga sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa lahat. Kapag po kayo ay pupunta o napunta na sa bundok, marami kayong makikitang mga malalaking puno. Di po ba? No? Meron pa ba ngayon? Parang na-develop na, no? Mga malalaking puno at ang mga punong iyon ay kinakapitan ng mga maliliit na halaman. Yung pong maliliit na halaman na yon ay tinatawag na parasitical plants. Kaya sila tinawag na parasitical plant ay doon sila kumukuha ng nutrients doon sa malaking puno. Kaya kapag namatay yung malaking puno, it follows na mamamatay din sila. Kasi doon sila nakahawak. Doon sila nakadugtong. Ang parasitical plant ay nabubuhay ayon sa lakas nung punong kanilang hinahawakan. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Dahil aminin man natin, sorry po, marami sa ating parasitic. Marami sa atin, kumakapit sa Diyos para mabuhay. Kumakapit sa Diyos upang makapagpatuloy. Ang Diyos ang ating kinakapitan upang tayo ay maging matatag sa hamon ng buhay. Walang masama, pero mananatili ba tayong parasite? Mananatili ba tayong palagi na lamang sumisipsip ng lakas sa iba? Sa ating ebanghelyo, it's a different story. Na ang lahat ng taong sumusunod sa kaniya ay nangangailangan din ng pandinig at pag-unawa kung ano ba ang dapat gawin ng tao sa kaniyang misyon. Ang mga taong pagod at lupaypay sa pagsunod sa kaniya ay nangangailangan ng gabay, nangangailangan ng nutrients upang sila naman ay maging malakas sa kanilang paglalakbay sa buhay. Kaya nang tinawag niya ang 12, sapat na maranasan nila kay Jesus kung ano ang dapat gawin. Kaya't ang kapangyarihang ibinigay sa kanila ay lakas na galing sa kaniya upang ito ang ibahagi sa iba. Nangangahulugang ang lakas, ang kapangyarihan, ang kakayahan ng mga alagad na gawin kung ano ang tama ay galing sa iisang lakas na walang iba kung hindi ang Diyos. Tayo ay tinatawagan na manalangin upang magpadala ng mga mang-aani sa anihan ng Diyos. Maraming dapat gawin, pero kakaunti ang manggagawa. Ibig sabihin, mas marami ang parasite kesa doon sa nagbibigay ng inspirasyon upang magkaroon ng sariling buhay, buhay na nakaugat sa Diyos. Hindi lang tayo dapat pwedeng hingi ng hingi sa Diyos. Hindi lang tayo dapat pwede na palagi na lamang nasa sa puso na palaging Diyos ang kailangan nating sundan at sundin. Kailangan meron na tayong inspirasyon na galing sa Kanya upang tayo naman ang magbigay ng inspirasyon sa iba.
sapagkat ang pagtawag ng Diyos na maging manggagawa ay obligasyon at tawag sa ating lahat. Sapagkat ang isang Kristiyanong malaguna sa kaniyang pananampalataya ay hindi na lamang nang hihingi kung hindi nagbibigay na dahil alam niyang siya ay pinagpala na ng Diyos sa napakaraming bagay. Sapagkat ang Kristiyanong lumaguna ay kaya nang magbigay kung ano ang meron sa kaniya at naranasan niya. Kaya ang Kristiyanong lumalago sa araw-araw ay nagiging misyonero din ng Diyos sa kaniyang buhay, sa kaniyang pamilya, sa kaniyang paaralan, sa kaniyang komunidad, sa kaniyang kumpanya. Kung saan man siya ay naroon, siya'y nagiging misyonero at ipinamamalas at ibinabahagi kung ano ang kautusan at mensahe ni Kristo. Ang maibahagi ang Diyos sa iba ay sapat na upang matawag na manggagawa ng Diyos sa kaniyang ubasan. Lumago po tayo. Huwag nating hayaang maging parasite lang tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kung hindi tayo ay maging kasangkapan na maibahagi ito sa iba, sapagkat ang biyayang ibinibigay ng Diyos ay walang bayad at wala ring bayad na gagawin natin para sa iba. Meron akong isang hindi makakalimutang karanasan. May isang nanay na nagpa-schedule ng libing sa kaniyang anak. Sabado, alas 9. Dumaan ang alas 9, hindi dumating ang libing. Dumaan ang maghapon, walang patay na dumating sa simbahan. So ang ginawa ko, nagpasama ako sa sakristan para hanapin namin yung bahay nung magpapalibing. Pagdating ko doon sa bahay, ang sabi nung nanay, inilibing na po namin. Eh, ba't po kayo nagpa-schedule? Ba't hindi ninyo dinala sa simbahan? Wala po kaming pera. So, pinuntahan ko po doon sa sementeryo at doon ko binasbasan. Pagkatapos, sabi ko sa nanay, wala kayong pera. Pero pagdating ko sa bahay niyo, nagbibidyoke na kayo. Kumakain kayo ng pansit, kumakain kayo ng mga cake at mga bibingka. Saan galing yung inyong handa? Kung wala kayong pera, inuuna ninyo yung makapagbubusog sa tao, hindi dun sa patay. Ibig sabihin yung namatay, walang kwenta sa kanila, mas may kwenta sa kanila yung pangangailangan nilang buhay. Ito yung mga parasite. Yun bang hindi naman talaga patay ang mahalaga sa kanila? Ang mahalaga sa kanila, yung handa. Mahalaga sa kanila, yung mga alak na nandoon sa mesa. Pero hindi nila naisip kung ano ang kahahantungan ng taong pinagkaitan mo ng sakramento ng biyaya at ng pagliligtas ng Diyos. Nakalulungkot, maraming parasite sa kapaligiran na hindi tinitingnan na tayo bilang Kristiyano ang dapat maging kasangkapan ng Diyos sa ating
komunidad na ang simpleng bagay ay isa ng pagsaksi sa kapangyarihan, sa awa at sa pag-ibig ng Diyos. Kung ngayon may balak kang gumawa ng masama, pigilan mo na. Dahil hindi natin alam ang ibabalik ng masamang gagawin mo. Gumawa ka ng mabuti at mabuti rin ang babalik sa iyo. Katulad ni Jesus na tumatawag sa atin ngayong araw na maging kasangkapan at manggagawa ng Diyos sa kaniyang ubasan. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo ang simbahan dahil marami pa tayong dapat gawin bago tayo makarating sa kaharian ng Diyos. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pangunawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang takapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang, naway may pamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa na walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Inihilig namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinataas sa iyo,
tayo kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silaya nawa ang aming pananalig sa sinag ng Espiritu na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang tumatawag sa atin na maging manggagawa sa kaniyang ubasan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayong mananangin dahil
Pasko. Panginoon, alina at tumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa kabay ng mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, alina at pumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at walang hanggang awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhatin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin.